afternoon sa inyong lahat or magandang tanghali. Ngayon, it's another day of Rosy. Then, first time na ito na naulanan. So, ang gawin ko dito is iwawas ko na ito tapos iakit ko doon sa taas, doon sa loob para ma-dry ko ito. Then, may i-share na naman ako sa inyo regarding the na kaiiba ko na tuklasan through mechanics and yung may i-share ako sa inyo na kwento regarding the mga workers sa Rosy kung gaano sila pa what we call that hospitality, gaano sila mabuting mag-entertain yung nagpunta kami doon. So yun ang ikikwento ko sa inyo. Then also sharing some idea or how we care the motorcycle sa mga baguhan pa lang na kumukuha. Even though not only the Rosyplex, but in general because the engine of this one and the others are similarity. So how we care, then ina-advisean ako ng mekaniko kung anong gagawin for the motorcycle na it will last longer. So before we go to there, then i-share ko about a little or counting kwento regarding yung nagpunta kami sa Rosy, anong nangyari yung pagdating namin doon. So iwawas ko muna ito, then iakyat doon, then after that isasalaysay ko sa inyo kung anong nangyari sa pagpunta namin sa Rosy. So according to my daughter, na dito na lang daw ako magkikwento habang magwawasing ako ng mga may kaunting putik na nakasabit sa area ng motorsiklo. So, ang ikwento ko sa inyo yung pagdating namin doon sa sa store ng Rosy is mga around 8:30 in the morning. Hindi pa full open yung Rosy. May isa lang portion na na-open. So, nakita namin sila nag-ano Bible study. So, sabi ko maghintay tayo. So, yung napansin nila kami nga, nandun kami sa labas, tumatayo. May isang worker ng Rosy lumapit sa amin at tinanong anong sadya namin. So, sabi ko, magbayad, saka change oil. So, inassist ka agad kami, tapos pinapasok kahit pa sila Bible study. Sabi ko, hindi pa naman kayo natapos mag-Bible study. So, okay lang, sir. Importante na ma-entertain kami kaagad. Yun ang niya. So, yun ang na-amiss ako because ever since na marami na akong napupuntahan ng mga dealer, even though wala nang silang hindi busy yung mga worker sa iba, hindi mag-entertain kaagad. Dadaan lang sila sa tabi-tabi mo kung saan ka. But in Rosy, yun ang naka-amiss sa akin is habang nakaabang kami sa labas, lumalapit kaagad sila. So the workers are very magandang entertain. Then after that, nang na-entertain na kami, kami iniwanan. So nagbili na ako ng oil, tapos gear oil. Then yung nasa mechanic na ang inano niya sa akin is yung ever ko na magpa-change oil ako sa ibang shop, palinisan daw yung air cleaner lagi. So yun ang sinabi niya sa akin. Then also, nag-question din ako niya, yung iba kasi minsan tumitirik yung motorsiklo. Kaya binigyan ako ng tip niya, binuksan niya yung battery compartment. Kasi usually yun ang problema. Pinakita niya sa akin yung fuse box dito sa loob. May dalawang screw dyan para matanggal mo yung, mabuksan mo yung battery compartment. Makita mo yung battery sa katabi, may fuse. Then, may apat na fuse pero dalawa lang yung nag-ano dyan. Yung parang nag-function. Yung dalawa, reserve pala. So, if ever yung motorsiklo mo daw, ang sabi niya, if ever yung parang hindi mag-start or totally power off talaga,
yun ang unang tingnan mo yung ano, pews. Kasi mostly yun ang kadalasan mangyari. So not even only in the Rusi motorcycle or this Rusi place and also other motorcycle. So in general na mostly pag may trouble, don't be panic kaagad. Just ano, take off, try to take off the cover of the battery, pick up the connection of the battery. Then if ever the connection of the battery is okay, then this is the time you pick up, pull out the fuse. So bali, yung dalawang fuse na kasunod, hindi din sa bandang dito, may dalawa. So yung dalawa na yan, that is a reserve fuse for that. So ganito namin, ano, kamahal itong ano namin motorsiklo. So kahit malakas ang ulan, ang ginawa ko, dahan-dahan ako nagpatakbo para hindi siya ma ano maputikan. So first time na nabasa ng ulan, then I already finished washing. Okay, akyat ko ito sa taas then let him dry. These are yung then ang last for the last, ang natuklasan ko pala is regarding the yung gear niya, shifting gear. Kasi last few years ago, may motorsiklo umakyat dun sa bundok, it is Japanese ride. Tapos na wala sila ng preno because during downhill nila is preno ng preno. Kaya nagkataon siguro bumigay na yung ano rubber cup sa piston niya sa harap. Then ang also in the back. So naubusan sila ng preno kaya nalaglag sila sa matirik na parang bangil ba. Pero not so mataas, ano lang, so nangagasgas lang sila. So the reason of that is maybe they do not know that this motorcycle have a luger. So yung pag luger, hindi na kailangan i-shift, doon na lang i-ano mo doon sa accelerator. I-close mo yung accelerator tapos i-open mo ng kaunti, akyat siya sa first gear kung gusto mo. So mahina siyang mag-going downhill. If ever gusto mo ng maging high speed siya, i-open mo yung accelerator, akyat yung gear sa pang-last. So yun ang natuklasan ko for this scooter, automatic scooter. So I thought that wala siyang luger, normal lang yung ano niya. So in general pala, mayroon para siyang yung parang may gear sa loob na mag-transfer kung ano ang in-open mo. But totally, if you are going to close it fully, it will ano mag-neutral, so malakas yung pag-prevailing mo. But since then, yung nangyari sa kala is pinatay nila yung makina. So walang ibang nakakatulong nila sa pag-slow down ng motorcycle kaya sobrang bilis, brake ng brake. So they use the brake mga around siguro mga 6 km lagi nag-brake. So bumigay yung ano piston. So yun, nahulog sila because out of control na. So hindi pwede na i-off mo yung engine mo pag mag-downhill ka na. So it needs para back up. You need to use the brake, but it's since gagamitin po yun ng engine brake ng motorcycle. So yun lang ang masishare ko sa inyo with my experience of this scooter motorcycle of Rosiflex. Once again, it's raining, maulan dito. Thank you very much for watching. Have a nice day ahead of you. God bless you all. Bye-bye. Wala mo ng bonsai ngayon. Ulan.